Hi guys, it's me again, Mommy D, and welcome to my channel. Magbe-breakfast pa lang ako. Meron ako dito ng toasted bread and coffee. Init-init, pero magkakape pa rin ako. Coffee is life. Nakakasingkit tong ano, no? Init ng araw. Hi guys! So yun, nalobot ako. Nakakainis. Huli tayo. For today's video, i-share ko sa inyo yung aming application dito sa Canada, yung mga steps na ginawa namin, yung mga requirements na pinasa namin, timeline na rin kung gaano ba talaga katagal yung inabot from our application up to our final approval. Konting background lang, ako yung main applicant for the study permit, then si Habi, dependent siya under the open work permit. Sabay yung application namin, sabay yung approval, tapos sabay rin kami nagpunta dito sa Canada. Yung baby namin, hindi namin sinama sa application kasi siya yung pinresent namin na home ties to defend our application. It was a strategy for us. Pero kung napanood nyo yung previous videos ko, lagi kong sinasabi na better to apply as a family. It saves time. Kung kaya naman, why not, diba? Para sabay-sabay rin kayo makapunta ng Canada. And mentally, emotionally, sobrang hirap na maiwan yung anak sa Pinas. Pasensya na, sobrang lakas kasi ng hangin. Tapos gusto ko dito sa labas kasi mag-shoot kasi nga natural light and summer kasi ngayon pero malakas lang yung hangin. Ang ganda sana. Perfect. Kaya yan. Kaya natin to. First, what is a study permit? A study permit, ito yung written authorization to allow foreign nationals to study in Canada. Our journey started in 2019, pero parang trial lang talaga siya. Wala akong idea about the process. Nagbabasa-basa ako about the express entry pathway and came across with the student pathway. So that time, wala akong alam about the process, pero nabasa ko na before you apply for study permit, make sure na meron kang letter of acceptance. So, I started from there, letter of acceptance from a designated learning institution if you are applying for a post-secondary level. You have to remember that na yung school dapat one of those designated learning institutions. May publish na list for the designated learning institutions sa website ng Canada. Yung website na yon, ilalagay ko sa description box for your reference. That time, wala rin akong idea na kailangan pala akong may IELTS, may language test, or medium of instruction, or whatsoever. I just took the chance na mag-apply kasi online lang naman, walang hassle, diba? Pwede mo siyang gawin in your free time. I applied for business administration, major in management. I was an accountant in the Philippines. And naisip ko lang na makakatulong yung course na yon if I take on the management roles in the future. Dahil nga, sobrang ambitious tayo noon. Nag-apply ako for the next SEM agad. Without knowing the whole process, yung processing times, yung mga requirements na kailangan. Hiningan lang ako ng transcript of records.
Naka-receive ako ng offer of admission, paid the tuition deposit which is yung 1,000 CAD, na refundable pa. Yun, naka-receive na ako ng letter of acceptance from Lethbridge College. Pag binabalikan ko yung time na yun, na-amaze ako. Even if you have nothing to offer, if feel talaga ni Lord yun para sa'yo, makukuha mo siya kahit napaka-imposible. Yung transcript of records ko noon, personal copy lang, scan copy lang yung sinubmit ko. Maybe it depends sa program na kinuha ko. So from there, from the letter of acceptance, so ito 2019 to guys ah. From that letter of acceptance, dun ko inaral yung study permit application na meron pala siyang regular and meron ding student direct stream. So dahil nga wala akong IELTS and wala pa akong balak mag-apply for IELTS, hindi ako ready for language test. I opted to the regular application. Luckily, when we told my mother-in-law about our intent to go to Canada, kinuha na niya kami ng agency which is Canada-based. Yun yung dahilan kung paano ako nakakuha ng agency na Canada-based. Pero marami namang agency sa Pinas na legit at talagang tutulungan kayo na makapunta dito sa Canada. Yung means of communication namin with the agency is via email lang. Given the time difference, sobrang effort na makipag-communicate sila sa amin, sagutin lahat ng queries ko. Kasi nung time na yun, sobrang matanong talaga ako. Ang way ko lang nun para malaman yung process is magtanong sa kanila, magbasa-basa. Balik tayo dun sa letter of acceptance. So yun nga, so dahil nga sobrang ambitious tayo nung time na yun, nagpa-defer kami twice sa school. O diba? Ang bait din talaga ng Lethbridge College. Na-realize ko na hindi talaga feasible. As long as may enough time ka to inform them, I don't think may merong problema. Tsaka masipag akong tumawag sa kanila, mag-email sa kanila, and lagi naman silang nagre-respond sa mga tanong ko sa kanila sa yung Lethbridge College. The key is, makipag-communicate ka sa college. Bakit kailangan magpa-defer? Kasi nga, hindi pa ako nakakapag-apply for study permit. Wala pa akong passport. So, wala ang ibang option kundi magpa-defer. Next step ko pa lang, yung passport. Yung application kasi namin dito sa Canada, hindi naman siya priority, hindi kami nagmamadali. Yung passport ko, kinuha ko lang siya to take advantage yung priority lane. Kasi nga, may baby ako, so sinama ko siya, nag-apply kaming dalawa. Nakakatuwa kasi meron palang breastfeeding area dun sa DFA na very comfortable, may aircon, maraming laruan, malinis. Before COVID to ha. So nag-enjoy ako ng pagkuha namin ng passport. Lakas ng hangin. Ay. Lakas ng hangin, Jai. So yung buong 2019 ko, ang meron lang ako is letter of acceptance at yung passport. Next year, 2020, dun lang ako kumuha ng mga requirements. Hindi rin kasi siya hassle nung time na yun na kumuha ng mga requirements. Madami ng online processing, tapos ako yung tipo ng tao na mahilig mag-secure ng mga documents. Nung mag-a-apply kami for study permit, hindi na ako masyadong nag-hold sa mga requirements. Kinuha ko lang yung wala pa talaga ako. Kahit hindi ako mag-a-apply nun for study permit, meron talaga akong on-hand na birth certificate, marriage certificate, bank documents, ano pa ba, payslip, even yung certificate of employment, parang twice a year ako nanghihingi nun. For personal copy lang, tapos yung mga updated IDs. Yan, kumukuha rin ako niyan. Tapos yung sa transcript of records. Personal copy nga lang yung sinamit ko before kami mag-apply. Hindi rin ako pumunta ng school to get transcript of records before kami mag-apply. Kumuha lang ako ng TOR ko noon bago kami umalis papunta ng Canada. Diba? Kaya kahit pandemic noong 2020, nakapag-submit kami ng documents. Kahit naka-ready lang naman yung mga documents ko nun. So yun na nga, may unang-una, yung letter of acceptance. Pangalawa namin kinuha is yung passport. So pangatlo, yung NBI clearance. Yung NBI clearance, kumuha kami dun sa Fiesta Mall sa Paranaque. If dun kayo kukuha, I would suggest na kunin yung schedule yung hapon.
ilang beses na ako nakakuha ng NBI clearance doon, and paghapon wala na talagang pila. Tapos pag umaga, as in maghihintay ka, pipila ka talaga. Ang tanda ko nung NBI clearance, meron akong on hand na NBI clearance, kaya si Habi lang yung kumuha ng NBI clearance. Fourth is yung aming digital photo. Merong mga size specifications na nakalagay dun sa website. Yun lang yung binigay namin nung nagpa-picture kami dun sa Festival Mall sa Alabang. Panglima, yung aming mga personal documents. Ito yung mga binanggit ko kanina na on-hand copies namin. So, ito yung mga birth certificate, marriage certificate, certificate of employment, bank statements or bank certificate, payslip. Lastly, nag-submit kami ng mga fund documents. Ibigay nyo lahat ng bala nyo. Huwag kayong mag-stick dun sa mga listed fund documents. Nag-submit ako noon ng certificate of deposit from my mutual benefit association sa trabaho ko. Para siyang co-op. So, sinabmit ko yung certification nila na may ganito akong amount na naka-deposit sa kanila. Wala kaming titulo sa lupa, wala kaming titulo ng bahay. Nag-submit ako noon ng certification from Homeowners Association to prove na dun kami nakatira, na sa amin yun, nakapangalan, yung rights lang kasi siya. Noong time na yun, nag-submit din kami ng DTI registration for our online business. Nakaka-start lang din that year. Yung ORCR ng motor. May mga kilala rin ako na nag-submit ng records ng SSS, yung mga contributions nila doon, and yung mga life insurance nila, like Sun Life, mga ganun. That is to prove na yung intent mo to go to Canada, to study in Canada, is talagang to study, babalik ka pa ng home country mo. Kasi yun yung gusto naming i-build up sa application namin. Pero sa case namin, hindi kami nakapag-submit ng mga SSS tsaka life insurance. SSS kasi parang nakalimutan kong ilagay. Tapos yung life insurance, wala pa akong life insurance nun. Another set of documents is yung letter of support. Meron kaming notarized letter from my mother-in-law na to help us here in Canada. And yung letter of accommodation, kasi nga, kailangan mo rin i-present kung saan ka titira pagdating mo dito sa Canada. Lastly, yung statement of purpose. Napaka-importante nitong statement of purpose. Pero, nabasa na rin ako na na-experience niya, nakalimutan yung mag-submit na statement of purpose. Pero, na-approve pa rin naman siya for the study permit. So yun guys yung requirements namin bago kami mag-lodge ng application. Ayun na, nag-apply na kami for study permit. Pagka-submit namin ng application, naka-receive agad kami ng biometrics letter. So request yun na for biometrics ka na, tapos nag-online appointment kami. And yung nakuha kong appointment noon is medyo malayo pa. Habang naghihintay for our appointment on biometrics, nagpa-medical na kami doon sa St. Luke's Ermita. So, if you want to know the fees, meron akong isang video, very detailed yung expenses na yun, na you might want to check. Medyo recent lang naman siya, last year lang siya, so baka magamit niya pa siya yung mga information doon. So, ito na! After 4 months, tan-tananan! Refused ang aming application. Refuse kami. So, after 4 months, naka-receive kami ng update na yun nga, refuse kami for 4 reasons. Madami siya guys, madaming reasons kung bakit nila kami ni-refuse. May nagtanong sa comment section, kailan daw pwede mag-reapply kapag na-refuse. As long as you are ready po, you can reapply. On our case, wala kaming binago sa application. Pero, may dinagdag kaming explanation. Kaya dito talaga pumapasok na sobrang importante ng statement of purpose when applying for study permit. Sa case namin, after a month kami nag-reapply. So yun, from our lodging ng application, after 4 months, na-refuse kami, and another 1 month, kami nag-reapply.
For the statement of purpose, I would suggest na you write it yourself. Kasi pwede kang kumopya sa iba, ipattern mo sa kanila, pwede rin naman. Pero kung gagawa ka ng sarili mo from scratch, think of it, nagkaharap mo yung visa officer. Tell him what he needs to know and what you want him to know. Speak with your mind. Tell him na na-meet mo yung requirements for applying for study permit. And then speak with your heart. Bakit kailangan mo yung study permit? And sabi ko nga dun sa application ko, I never wanted to leave my job or my employer in the Philippines. So when I come back, I will still apply to the same employer. So from that reapplication, in less than 2 months, naka-receive na kami ng correspondence letter. Yay! So kasabay nun, yung passport request. Hindi na to kasama dun sa application to approval. Pero isi-share ko lang din sa inyo na, diba after namin mag-submit ng passport for visa stamping, na-receive namin yung passport namin bisperas ng Pasko. So December 24, alam mo yung time na yun, umiyak talaga kami. Naiiyak ako. Naaalala ko kasi yung time na yun. Parang tanga. Parang magical talaga. Sobrang emotional. Ganun talaga ako, guys. Sa itong buhay. Hindi ko yung next week na maiiyak. So, nung time na yun, sobrang busy kami. Magluto, ganyan. Tapos yun, naka-receive kami ng text from LBC na meron nga kaming parcel na padating. Kinabahan na kami nung time na yun. Pagkabukas namin ng parcel, tapos tinignan agad namin yung passport kung meron na siyang stamp. And naiyak talaga kami nung time na yun. To wrap up lang yung video nito, sobrang light lang nung application namin. Wala masyadong pressure on our part kasi hindi kami nagmamadali. Na-refuse kami, nag-reapply kami kasi nga hindi naman na kami kukuha ng ibang documents. So magdadagdag lang kami ng letter habang naghihintay kami ng approval for our study permit and yun nga, open work permit. Hindi namin tinigil yung buhay namin. One thing I realized in life, there can only be 2 things. One, the things that we want and worked hard for. Second, the things that we don't want but will lead us for what the Lord wants for us. So, ayun lang guys. Sana nag-enjoy kayo and hindi ko in-expect na maiiyak ako for today's video. See you soon. Have a nice day. Bye!